Sa isang iglap ay tila nabahira ng lungkot ang isang masaya at maliwanag na Maynilaan. Sa isang iglap ay tila naranasan nating maging bilanggo sa ating sariling mga tahanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay tila pinaalalahanan tayo na tunay ngang malupit ang bawi ng mundo. Bago pa man ideklara ng Pangulo ng Pilipinas ang pagsasailalim ng iba't ibang lugar sa quarantine, batid nating lahat ang hirap ng buhay na pilit nilalabanan ng ating mga kababayan. Isang indikasyon ito na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may mataas na antas ng kahirapan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, noong nakalipas na 2 taon, ay itinatayang 16.7% o humigit kumulang sa 17.7 million Filipino ay nananatiling mahirap at hindi sapat ang kinikita upang matustusan ang pangunahing mga pangangailangan. Kaya naman noong magsimulang sumailalim sa quarantine ang iba't ibang lugar sa bansa ay lalo pang nadagdagan ang pinapasang kalbaryo ng ating mga mahihirap na mamamayan. Tunay ngang mabigat ang ibinibigay na pagsubok ng pandemya sa bawat pamilya. Marami ang tila ayaw na umasa at maghintay sa tulong ng pamahalaan. Kaya kahit na nagsusumigaw ang panganib ay nakikipagsapalaran pa rin silang magtrabaho. Marami na rin ang nagbibigay ng mga negatibo at di kanais-nais na tugon sa pamahalaan. Tila ito ang kanilang pamamaraan upang kalampagin ang mga opisyal ng gobyerno at iparinig ang mga hinaing ng bawat Pilipino. Apat na buwan matapos tayong biglain ng mga pangyayari ay tila ba palalapan ng palala ang ating sitwasyon. Parami ng parami ang mga nagpopositibo sa sakit na dulot ng COVID-19 at paunti-unting bumabagsak ang ating ekonomiya. Maraming mga negosyo ang nagsasara at maraming mga Pilipino ang nawawalan ng trabaho. Minsan nga ay naitanong ko sa aking sarili, saan na nga ba tayo haantong? Ano na nga ba ang naghihintay sa atin? Matatapos pa ba ang kalbaryong ito? Sa aking pagtatanong ay dinala ako ng aking sarili sa isang hinagap. Gaano man kalaki ang ating problema at gaano man kabigat ang ating pinagdadaanan, mananatili tayong matatag kung tayo ay sama-samang lalaban sa pandemyang ating kinakaharap at hawak kamay tayong dudulog ng dalangin na isa sa mga susunod na araw, mabalik muli ang nating masaya at maliwanag na Maynilaan. Ako po si Jason Noveda at ito ang aking hinagap.